Sa buhay natin, may mga pagkakataon na ikukumpara natin ang sarili sa iba. Mga bagay na wala tayo na meron sa kanila. Mula rito, namumuo ang kagustuhan nating magbago, mag-ibang anyo, o mapunta sa ibang mundo. Kung bibigyan nga ako ng pagkakataong maging ibang tao, baka siguro tanggapin ko. Baka sakali lang na masagot ang ilan sa mga katanungan ko sa buhay mula sa ibang perspektibo. Pero paano kaya no, kung pinanganak kang malayang pumili kung saan ka mamumulat? Paano kung pagising mo, nasa ibang lugar ka na bigla? Yung lugar na para sa'yo, sobrang ganda at kaya-aya. Matatakot ka ba? O pipiliin mong maging malaya? Walking here feels like reliving my K-drama fantasy. Kahit siguro sa ang angulo mo tignan ng buhay, kung meron kang pinaniniwalaan at pinaninindigan, may magbabago. Kahit pamulat ang mga mata mo, hindi ibig sabihin ito na mulat ang iyong isip at puso. Sa pagkakataong ito, sinubukan kong maging isang baso na kahit anong oras pwedeng mabasag. Isang basong walang laman na unti-unti kong pupunan. Pero minsan, may mga pagkakataong kahit ikaw sa sarili mo, hindi na sigurado. Yung mapapatanong ka na lang ng, may mali ba sa lahat ng pinaniniwalaan ko? Malibang hindi ko piliin ang landas na pinili ng ibang tao. Oo, siguro nga malaya nga talaga tayo. Pero gaano nga ba kalaki o kaliit ang kahon ng kalayaan? May hangganan ba o limitasyon sa lahat ng dapat mong malaman o maranasan? Habang buhay na lang ba akong sasandal sa matibay na katotohanang bilog ang mundo? Sa aming paglalakbay, nakita namin na may ibang anyo palang mundo. May kakaibang hugis, may bagong simoy. Dito, nalanghap namin ang simoy ng kamusmusan na parabang lahat kami muling isinilang. Kaliwat ka ng bagong karanasan na maaaring makadagdag sa aming kaalaman. O di naman kaya, makapagpabago sa matagal na naming pinaniniwalaan. Good morning from South Korea! This is our first snow, grabe. Walang words na makapag-describe guys kasi bata pala ako pinangarap ko nang makakita ng snow. Tapos ngayon may snow na. Amazing! Malinamnam ang bawat akbang tungo sa bagong karanasan. To the further you go. Ang niyebe na sa maliit na kahon ko lang noon na hawakan, ngayon ay akin ng kinatatayuan. Ayan! Ayan! Ang naipong tubig sa aking baso, unti-unting naging yelo. Dahil dito, may iwasang umapaw ito. Mas magtatagal, mas umiigting, mas tumitibay. Kahit gaano pa bumaba ang temperatura rito, hindi apektado ang init at umaalab na aking puso. Tuluyan ko nga bang mahanap ang sarili sa bagong paraiso o mananatiling nakikipagsapalaran sa nakagisnang mundo? Today is the day. Kahit medyo puyat, mas nangibabaw pa rin ang excitement naming lahat. Grabe, ito na siguro ang pinakamabigat na luggage at check-in baggage na dala ko. Winter outfits ba naman ang dala namin? Isang maleta pa lang, puno na ng jackets at winter coats. ABC Yamato Pacific Air welcomes you to Incheon, Korea on behalf of flight crew headed by Captain Hattie and the rest of the Super Pacific family. We thank you for flying with Super Pacific Air. Good morning. And we just landed in one of my dream countries. Grabe, naramdaman ko na agad yung singaw ng lamig mula sa labas ha. Kahit naka-heater pa yan, alam kong malamig sa labas.
Not to mention, ang ganda ng airport. So guys, nakarating na po kami dito, Korea Touchdown. Sasakay pa kami ng train papunta dun sa main airport because we are on the other side of the airport, if I'm not mistaken. So we'll go there first. Dito na tayo sa Korea at hinihintay natin yung mga kasama natin kasi mga dyan nung nagbawas, syempre mataas yung presyo. Kaya kailangan nila magbawas ng sinapupunan nila. Kumusta ang weather? The weather, hindi ko pa masyado naramdaman kasi nga pagkalabas namin sa dock ay may heater naman, so wala pa masyadong lamig. Sobrang nakaka-amaze kasi guys, alas 7 na. Usually pag sa Pilipinas tayo, pag alas 7 na po ng umaga ay sasabihin na ng nanay at lola nyo, gising na, tanghali na. Pero dito gising na gabi pa. Diba? Paano magigising ng ganitong oras? Kaya dapat tulog ka pa pag ganito eh. Or mga nagwawalis sa kapitbahay, malisting-ting yung naririnig mo pag ganito. Okay, let's go to let's immigration. Go, go, go! Go. Wala pa sila, tumatari pa sila si Sika. Yan, prepared na po ang Jules, nakapagpalit na. Parang Voltes 5 na siya bigla at kumapal na. Jules, bakit ka naging parang Voltes 5 bigla dyan sa... Yay! We're now here sa Terminal 1 ng sa main airport. So, punta na kami ng immigration at nagmamadali na ang mga tao. Airport pa lang, tourist spot na. At ang galing kasi may train sa loob mismo ng airport from one terminal to another. Ngayon naman ay magti-train kami papunta sa aming hotel which is in Hongdae na hindi mo na kinakailangan pang mag-grab dahil may station mismo sa loob ng airport. It will take us 45 minutes to get there. Ang ganda ng salubong sa amin. View pa lang ng train, feeling ko bida na ako sa isang K-drama. Sobrang nakaka-good vibes ng view dito, grabe. Feeling ko, view pa lang dito sa train, busog na talaga yung mata ko. Guys, first time namin lumabas sa totoong buhay. Ito na, nakalabas na kami dyan. Palabas na kami at ngayon lang namin naramdaman yung tunay na ginaw. Wala pa akong gloves, tapos parang pang Baguio jacket lang yung dala ko. Tapos ito lang yung nagpapaprotect sa akin. So, good luck. Hey guys! Ayan, nakalabas na po kami sa hotel namin and it's our first time to... Huwag naman yung hindi pa tayo naliligo. Oh, hindi pa po kami naliligo. This is our airport outfit and wala pa po kaming ligo-ligo niyan. Sa lagay na yan ha, wala pa guys. Hello po sa mga kababayan ko dyan sa Pilipinas. Nagtatrabaho ako ng maayos dito sa Korea para sa mga... ano natin, sa sibuyas. Para sa sibuyas. I don't know what to feel but this is the first time na naramdaman kong nasa totoong ibang bansa talaga ako because this is one of my dream countries. And these are the first few words that I'm going to say. It's so beautiful. Yun lang masasabi ko. Kahit na nandito pa lang kami sa parang medyo hindi pa talaga city. Hindi pa ito yung city proper. Pero sobrang nakaka-amaze na. Parang ganito lang yung mga napapanood ko sa K-drama. Tapos ngayon nandito na ako. Walking along those streets na very streets na talagang pinapanood ko lang sa K-drama. And now I'm here. Wala pa akong like 10 minutes dito sa labas pero naninigas na yung mga kamay ko guys. Naninigas. Nagnanumb na yung mga kamay ko because sobrang ginaw. Pero dahil sa sobrang overwhelm ko ay mas nangingibabaw talaga yung excitement ko kaysa yung pagkalamig. So for our first meal, titipid-tipid muna tayo because hindi pa, bubuelo lang tayo. 100 pesos na to. Ay, hindi nga ba ito? Magkano to? 5,000 won. Magkano 5,000 won roll? Nasa 200, no? 200 pesos. Pagkatapos naming kumain at magpahinga,
Wala na kaming kaabog-abog na lumabas at may experience ang tunay na ganda ng South Korea. This is technically our first day here in Korea. Respectfully our first day. Yes, respectfully our first day in Korea, and we are gonna spend the rest of the day like Koreans. This is it. I'm finally feeling it. Ang sarap sa pakiramdam na maglakad sa isa sa mga pinangarap ko lang na bansa noon. Aju yani tikke den geu neore nado mo Grabe, guys. Walking here feels like reliving my K-drama fantasy. Grabe, parang sa K-drama ko lang to nakikita, guys. Pero ngayon, nakikita ko na, naririnig ko na. Parang siyang isang magandang panaginip. Okay na kung okay, pero parang ganun talaga. Parang nasa isang K-drama film. Tapos ako yung bida. Main character things, you know. Isa sa pinakamasarap na pakiramdam ay yung maging bida sa sarili mong istorya. Yung hindi mo kailangang husgahan yung sarili mo kung sumusobra ka na. Dahil yung sobra na yon sapat lang para sa'yo. So naka isang kalahati ng buong oras kami naglalakad dito sa Hongdae Streets. And, panalo siya. Talino ako eh. Tapos sobrang grabe ang daming magagandang mga damit na nagkalat lang sa paligid-ligid. So I just can't. Oh, pero mahal. Medyo may pagkamahalan siya. Pero hindi ako makakain ng dinner. Excited ako sa buffet. Hindi na ako magdi-dinner. Sa kahabaan nga ng araw, naisipan muna naming magkape at magpahinga. Isa ito sa mga hindi ko pinalagpas na pagkakataon ang makapagkape sa isang malamig na bansa tulad ng Korea. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Parang dati lang, pinangarap ko lang na masilayan ng paglubog ng araw dito sa Korea. Kahit gaano pa magmadali ang ibang tao, basta ako, I will take it slow. Nanamnamin ko ang bawat oras at segundo na nandito ako. Ito kami ngayon sa train station at papunta kami ng Dongdaedong. Actually, hindi ko alam saan kami pumupunta. Sumasama lang talaga ako sa mga kasama ko kasi first time nga namin dito. And sana may ganito rin sa Pilipinas, no? So, parang ang ganda lang ng subway. Hindi mo mahalatang busy yung mga tao sa taas. Sana ganito din sa Pilipinas. No, sana ganito rin talaga. Although, syempre, we'll get there, hopefully. Sana. Pagkababa namin ng train, ito agad ang bumungad sa amin. Yung saramdin daw isa Guys, ito na nga, totoo na ang chismis, sobrang ginaw na. Sumapit na ang gabi at sobrang ginaw na nagnanumb na yung kamay ko. My gosh guys, first encounter with the ice, the snow, mga natira doon sa siguro nung super lamig, buong yan, covered with snow. Pero this time, ito lang. Oh my god, ang tikas pala ng snow. Pero madulas. Kahit kayo siguro ang nandito, tiyak na mapapa-emote na lang talaga kayo. Ayan guys, sa sobrang ginaw at syempre pag mapasok kami sa establishmento at walang kaabog-abog na biglang iinit ay talagang mag-iiba ang temperature. Nag-nosebleed po ang isa naming kasama, si Kuya Jarvis, pero hindi ko na ipapakita sa inyo dahil baka sensitibo ang inyong mga sikmura at hindi nyo po kayanin ang pagna-nosebleed niya.
Ayan, ayan sa as of the moment. Isang galon. Charay. Isang galon na po ang... Guys, grabe. Hindi ko pa to naranasan sa buong buhay ko, yung ganitong klase ng lamig. Because it's so cold, I can't even move my body. Oo, kasi hindi, syempre hindi ako sanay dito sa Korea. Tapos sino mo, parang ang tight-tight na ng pores ko, yung mga pimples ko, mga whiteheads ko, lumalabas na siya sa sobrang nagtatighten yung mga pores ko. Tapos nagnanumb na yung mga kamay ko. So, grabe. Sobrang iba yung experience na to. Alam kong ibang bansa to kasi walang ganito sa Pilipinas, walang ganito sa pinuntahan namin mga bansa before. Diba? Tinan mo si Kuya Jarvis. Kuya Jarvis na nag-nosebleed sa sobrang ginaw. Ang laki ng fish cake nila dito. Ay, gusto ko rin yung fish cake. Gusto ko mag-try. Try this one kasi ang kapal ng fish cake nila. So, Ben, how's your first day in South Korea? First day in South Korea. Grabe, sobrang jam-packed na lahat ng mga ginawa natin, no? Tagal na oras ito sa Korea, pansin ko. Pero at the same time, nag-enjoy kami. Di ba sabi nila pag matagal ang oras, hindi ka daw nag-enjoy. Pero sa totoo lang, feeling namin matagal ang oras kasi ang dami na naming nakita. Na parang di kami makapaniwala na sa loob ng isang araw na yun, ay ang dami na naming na-experience na nakita. And I can't wait for more trips sa mga susunod na araw kasi alam kong mas exciting pa yun. And kanina, first time namin nakakita ng snow. Hindi pa yun snow na snow talaga. Nas ice lang na, remains na lang na ice. Being a fan of Korean dramas, Korean music, Korean art, being here in this country means so much to me. Talagang matagal ko na pinangarap na makapunta dito sa Korea. And now that we're here, feels extra, extra special. Siguro pagka nakauwi ako ng Pilipinas, papanaginipan ko pa rin siya. By the way, nandiyan na yung order namin. Hindi kami pumunta ng mga samgyupsalan or anything na Korean because we're reserving it for the coming days. Kaya nandito lang kami sa Shake Shack. Kasi gusto namin mag-shake-shake dahil ang ginaw. Pukunin ko lang to. Ayan, nandito na yung order natin at nag-order kami ng... Hindi ko alam kung ba't ako nag-order ng shake. Akala ko nasa Pilipinas ako, so nag-order ako ng shake. Tapos ng burger lang, tapos chicken. So, medyo nagsisisi ako ng konti ah. At ang hirap higupin. Good morning, y'all guys. Day 2 here in Korea and we are about to go to the lobby for the breakfast. Talagang kahit na hindi ako mag-breakfast na tao, kailangan sila sulit mo sa ganitong mga hotel yung mga breakfast para hindi ka magutom sa travel mo, di ba? Kaya samantalahin po ang libreng breakfast para makasulit, makatipid sa travel. Guys, time check. It's already 7:22 kasi advance sila dito ng 1 hour. Naka-Philippine time pa. Parang alas 4 pa lang ng madaling araw dito. So parang ang weird na nag-breakfast na kami ng ganitong oras. Pero that's one cool thing about Korea. Tulala lang sa aking kwarto at nagmumuni-muni. Second day in Korea and we are about to go to the train station once again. Yes, and we are going to Myeongdong, the shopping capital of... Ah, di pala siya shopping capital. Yeah, shopping capital of Korea. Yes, medyo shopping capital siya, maraming masya-shop. And I'm going to buy my NAMI outfit doon. Oh, question. Yeah. Second day in Dong. Yeah. Second day in Dong. Baho. Mas on. Abangan sa susunod na kabanata. Wala si skincare products at saka sa
lahat ng mga hinahanap ninyo.